Ayan, hello sa inyo lahat mga boss. Welcome sa ating live coverage ng DPC 2021 Season 2. Ito yung game number 1 ng Phoenix Gaming and CDEC. Sa lahat ng mga natutong dyan guys, i-share nyo na yung ating stream in public. Thank you. And comment na rin kayo ng exclamation point notify para updated kayo sa mga nagaganap dito sa Pacific Esports. At eto na nga, for the side of Phoenix Gaming, they went for the Leshrac and Abaddon. Sa side naman ng CDEC, they went for the Enchantress. Okay. Enchantress na muna. Boss, kanina pa dapat to 3 PM. Yes. Coordinator, boss. May problema sa Dota 2 coordinator. So, ngayon lang sila na pag-start. Kaya ganyan. Oh, medyo late. Gawa ng server ng Dota 2. Laggy. Then, it will be the Razor sa side ng CDEC. So, expect na natin na malakas yung lanes dito ng CDEC having the Razor. For the side of Phoenix naman, will they go for the counter sa ating Razor? Let's say, for example, yung mga... Ah, hindi. Banout na pala yung Queen of Pain. Ito yung mga counters dapat sa ating Razor kasi makakapag-blink out lang once may static link mo. So, okay na yan. Ano po? Pasigaw daw ay Jetro Vincent Sanuan. Ayan, shout out sa iyo boss. Welcome sa aming live stream. Washo din sa iyo, One Christian Kanda. Kaya ENJ Rivera. Kaya Makmak Mayola. Ayan, shout out sa inyo lahat mga boss. Welcome sa aming stream. Don't forget to share the stream guys in public. Maraming salamat. Pati na rin kay John Lee Bantuana. Ayan, shout out sa iyo boss. Welcome sa aming stream lords. Don't forget to share the live stream guys in public. Maraming salamat mga besi waps. Shoutouts din kay KJ Kaayupan. Ayan, welcome sa aming stream. Shoutouts. Don't forget to share the stream guys in public. Okay, maraming salamat. So waiting for the picks. Second to the last. Last banata to. Mm-hmm. The second phase. What is it going to be for the side of Phoenix Gaming? They banned out the Medusa just in case. So ang hirap kasi talaga kalabanin ng Medusa ngayon eh. Parang di mo mabapatay. Once mag 40 minutes wala na, sure win na agad eh. Yan yung ano, how to kill Dusa, no? Sobrang hirap nun. Anyways, Axe aside ng Phoenix Gaming. Okay, Axe it is. And now, meron tayong Pangolier dito sa side ng CDEC. Well, Pangolier, maganda kapag yung Scarlet Mage. Doon yung Rolling Thunder niya for the crowd control na hinahanap natin. And Axe naman, I think, baka mabully yung Axe dito ng Phoenix Gaming ha. Pero no, yung Phoenix Gaming, napakalakas naman nila. Sila yung top seed ng ating tao dito. Division 2, pagkakalam ko. Titingnan natin. Phoenix by Yap Phoenix. So, hindi dapat minamaliit itong Axe natin, mga amo. Shouts kay Kirby Ryan Abapo. Bakit di na peekable yung Tinker? Yung positioning ng jungle natin, sobrang pangit na, hanggang double stack na lang magagawa mo. Siguro sa ano, sa dire pwede kang mag triple stack. Ayan. Or mag-take ng stacks, tatlo at three at the same time. So, ayun.
And then at the same time kasi yung mga stocks ngayon sobrang dali nang kunin, lalong-lalo na sobrang galaw na ng mga supports having the power runes agad 2 minutes into the game. So alam mo yun, parang in terms of getting your BOT pahirapan na, and dapat agree niya na rin na mid lane hero, and on top of that yung Aghanim Scepter niya nag-iba, diba? Hindi na siya yung nagba-bounce talaga, isahang bounce na lang ang meron dun sa ating laser, so hindi na talaga siya ganun kalakas. Amo. Shout out sa iyo, Jude Gasper. Welcome sa aming stream. Pati na rin kay Red Furanganan. Welcome din sa aming stream, boss. Don't forget to share the live stream, guys, in public. Maraming salamat. Wait lang mga amo, ah. Wait lang po mga amo. Ayan, I am back. I know, pa-shoutout naman sa mga tropa ko ni si Allison, Kuya Jing at Vincent. Boss, panalo po Exe. No, di ako pumunta dun sa Exe, Lods eh. Sayang. Anyways, congratulations sa lahat ng mga nakataya nga pala dun sa, ano, sa EG versus Quincy Crew. Ang pagkakalam ko, malaki-laki odds ng Quincy Crew eh, di ba? Kasi nga, yung EG yung team to beat talaga dun. Shoutout sa iyo, Gilbert De Vera. Kay Chow Avila, welcome sa aming live stream. Pati na rin kay Alfred Olis. Shoutouts po ba sa habang naka-isolate? Uy, keep safe, boss. Anyway, CDEC, meron sila ditong Chaos Knight. So, Chaos Knight Terror Blade combo ang makikita natin dito. Shoutouts sa'yo, Godwin Batobalonos. Ayan, Batobalonos. Shoutouts sa'yo, boss. So, Terrorblade CK, combo tayo dito. So, meron tayong Metamorphosis, sabay Phantasm, which is very powerful. Kaso nga lang, Phoenix Gaming, banned out yung ating Ursa, yung mga ganong klaseng heroes to lane DMK. Morphling banned out na rin, wala nang mga magagandang carries dito for the side of Phoenix Gaming. Ano kayang mangyayari dito? What is it going to be? It will be the Anti-Mage? Okay. I'm not really a fan of the AM this game, guys. I'm really not a fan of AM this game. Oh, wait lang. Tingin ko ano eh, tingin ko tawag dito. Tingin ko Phoenix Gaming may chance sila manalo because they are the better team. But for the side of CDEC, I think they have the better draft having this Terrorblade and Chaos Knight. So I think mag-yolo muna ako sa CDEC. Tingin ko kaya ng CDEC, guys. Although, although mataas ang chance na manalo tong Phoenix Gaming, ha, pero tingin ko mas lamang sa draft dito yung CDEC. Kasi I don't really like the AM pick. Hindi ko lang alam kung ba't sila nag-AM dito. Siguro, just against the Razor, ayan, isa sa mga carry na hindi basa-basa, maboboset ng Static Link. Yun lang naman napapansin ko. Pero Terrorblade, lamang na lamang talaga yun up against sa AM. Lagyan mo pa ng Chaos Knight sa lane, so medyo mahirapan yung AM this game. Shoutout sa Red Days sa group ng 7x7 discussion. Marami bang Red Days sa atin, King? Nakayari, bawi. Nung nakaraan, ang daming panalo, no? Sa Lil Gun. Mga Boyoli yung nandun sa GC natin. Sarap sa Andox Nation nung nakaraan, eh. Diba? Kaso ngayon ata, wala, puro OLEDs, eh. Puro OLEDs ba, boss, King? Marami bang na OLEDs sa GC natin? Sayang naman. Bawi na lang talaga pag ganyan na mo. La, weather lang talaga. Ano po? So, ito, pailala muna natin mga players for the game.
Sa side ng Phoenix Gaming, we have Dolmy para sa anyang Axe, ZZQ with the Abaddon, Shiro para sa anyang Anti-Mage, Planet with the Scarlet Mage, and Phoenix para sa anyang Lefrau. And for the side of CDEC, we have Once para sa anyang Terrorblade, Blood with Razor, Beyond para sa anyang Chaos Knight, dalawang Chinese guy, ang Chinese name na di ko alam, para sa anilang Pangolier and Enchantress. Ano opinion nyo tungkol sa Toss buyback? Bug po ba yun? Yep, tingin ko bug yun. Yung reach buyback, no? Kaya pag na-toss ka, tapos matay ka sa ere, huwag ka basta-basta magbabuyback. Okay? Ay, mga nanalo sa Unique, natalo sa LBZS din kanina. Sad. Da talaga kayo napapansin mo, nananalo, kapag kunyari sobrang nananalo na yung mga YOLO, dapat talaga chill out na eh. Parang ang hirap kapag naging greedy ka pa eh, no? Kasi pag kunyari nanalo ka na, parang sarap mag-cash out agad. Sabay yung siguro 30% or 50% ng panalo mo pa na extra, ayun lang yung magandang palaguin, no? Pero minsan nagiging greedy kasi mga players kasi alam nila na sobrang swerte nila, ganyan. Kaya napapa-all in minsan, kahit YOLO. Ayun. Bawi na lang mga amo sa lahat ng mga... Excuse me, sa lahat ng mga na-all at sa bet, bawi na lang. Okay lang yung mga boss. So, swertein din tayo, ano po. CDEC plus 1.5, CDEC 1K. Oy, tignan natin yan. So, dapat makaisa lang dito yung CDEC, di ba? Boss, ano na status ng TNC? Triple tie sila ng Fnatic and T1. Nasa lalay kung anong magiging kahinat na ng TNC sa ating DPC group stages. Kung makapasok ba sila doon sa major? Or hindi? Okay. Triple tie sila. There's a pause. I don't know why. At habang na-pause nga pala guys, kukuha lang ako doon ng tubig sa baba. BRB. Na-pause pa naman eh. So, ano muna tayo mga boss? Chill out muna tayo, okay? Wait lang. Panoorin niyo muna yung pause. Wait lang boss. Ayan, hello, hello, hello. Welcome sa aming live stream mga boss. Don't forget to share the live stream in public. Thank you, thank you, thank you. Sana makaisa CDC, happy na. Oy, kalma lang boss. Malay mo naman, diba? Kaso Phoenix sila yung top seed eh. So parang ano to, parang TNC Lil Gun. Yung mangyayari sa atin dito, ano po. Baka ganun yung mangyari mga boss. Sana manalo Phoenix dito. Okay. E, tignan natin. Anyways, back to the lane. So, tatapatan ng ating Terrorblade yung ating anti-mage dito mga amo. Ang ganda ng... Ako alam ba guys nagagandaan sa gandong Terrorblade? Yung Cursed Black. Yung walang lumalabas sa kanya na ano? Na ilaw. Parang ano, parang patay na Terrorblade. Ay no. Walang lumalabas na kahit ano. Ako lang ba nagagandaan sa gandong klaseng Terrorblade? Sobrang minimalist niya na ewan eh. Ang sarap eh. Anyways, the first blood goes to CDEC. Teka lang. Inahan natin music, what the fuck? Lods, kanino? GSW or Lakers? Labanan ng... Oy, nako po, hindi ako batak sa, ano, sa PBA prediction, Lods. Hindi ako nagaganyan, Lods.
Now, Beyond? Bet. Okay naman buhay dito ni Beyond. Walang problema dyan, boss. Porto ata ay. Nedulo ba CDE si boss? Tingnan nga natin. 3-3, boss. Gitna. Kalagitnaan. Shoutout sa'yo, Carlski Hermosissima. Shoutout sa'yo, Amo. Welcome sa aming stream. Share nyo na yung ating stream, guys, in public. Maraming maraming salamat. NBA Lods, di ka ba mahilig mag-bet doon? Dati. Kaso ngayon, wala eh. Wala, dati. Ang tinatayuan ko lang, puro lang ako doon. Puro tawag dito. Puro lang ako sa Bucks Lakers. Yun lang dati tinatayuan ko. Tau-tau tumaya sa ibang teams eh. Pero last season pa yun. Boss, ang team na po si Pycat. Wala na si Pycat, boss. Ano na siya? Tawag dito. Lagi na siyang nasa panel. Ayan, analyst na ng Dota 2. Hindi na ata siya nagpo-pro. Ah, hindi na siya naglalaro competitively. Lots, nag-bet ako sa Quincy Crucha, EG. Nag-all-in ako sa Quincy. Buti panalo. Kinabahan ako sa 3K. Oh! Solid yung boss, di ba? Who would have thought na mananalo si Quincy Crucha doon? I mean, EG na yun, di ba? Secure TI na kasi sila eh. Kaya siguro nagpatalo. Ewan ko. Hindi ko alam kung ganun. Shoutout sa'yo, Giancarlo Gallieros. Welcome sa aming stream. Pag-greet na rin ng happy birthday daw si Honeylin. And welcome sa aming stream. Pero, mukhang delikado ata dito yung ating Pangolier. Mamamatay siya. The hands of this axe. And now, mukhang delikado rin ata dito si Planet Prey. Now, yari tayo dyan, Reality Rift. Nandyan na. Kaso nga lang, di naman maghahabol dito yung ating Chaos Knight, mga idol. Anong country yung both teams, boss? Anong country ba yung both teams? Tawag dito? Chinese. China Dota tayo dito, boss. Okay. China Dota tayo dito. Go CDC, sabi ni John Andrew. Guys, naingit ba kayo sa kanila? Yung mga pumupusta-pusta? I mean, ang sarap manood kapag mayroong pusta, diba? So ano pa inaantay nyo? Manood na lang kayo. Mananalo pa kayo, diba? So, bago mangyari yun, syempre, kailangan meron muna account sa 747 at mag-bet muna kayo para masarap panonood nyo at tulad nila. So, sa lahat ng mga interesado magkaroon ng account dyan sa 747 Live, ano pa inaantay nyo? Message nyo na po yung aking page. Gagawan ko kayo ng account, mga boss, para makapag-start na tayo mag-online betting. Ano po? No minimum cash in. Sobrang daling mag-cash out. Basta available lang ako or yung isang nagka-cash out sa amin. Ayun lang. So message nyo na lang po yung page ko, guys. Nandiyan po sa pinned comments. Ayang easy. Okay? Then, isa sa mga admins ko mag-a-assist sa inyo, mga boss. Okay ba yun? Okay yun. Siyempre, solid yun. Pero, andito yung call natin. Connecting on the CK. Beyond dito, needs to go back. Yeah, needs to go back. Message sent. Sige, Lods. No problem. I-a-assist ka ng admin ko. Okay? Sheer dito. Naupo falling low. Kailangan niya mag-blink out. Ito yung mahirap sa Terror Blade, no? Kapag meron siyang reflection dito, hindi niya hinahabol, guys, yung mismong damage siyang reflection na 100%. Ang hinahabol niya dito yung duration ng mana burn, ng illusion na yun, and then drain the mana out of this aim. But now, Shiro, ang delikado siya dito, mga Lods. Kailangan na ata mo na mag-out dito ni Shiro. Well, doon naman yung Abaddon natin for the sustain. So, no problem. Shoutout sa'yo, Julian Deposa. Ganda po ng pickings ng CDEC.
Oh, ang ganda. I mean, na-countered na counter dito yung side ng Phoenix Gaming, to be honest. Now, Razer dito. Ano po? Needs to go back. Shoutout sa'yo, Mark Kevin Bantilan. Welcome sa aming live stream, boss. Shoutout sa'yo, boss. Bago lang gumaling sa lagnat. Pero nood pa rin ng live. Uy, solid yung boss. Shoutout sa'yo. Welcome sa aming live stream. Amo idolo. Okay. Pero, oh, pop. Mukhang delikado ata dito yung Razer natin, pre. Kailangan niya ata muna mag-out dito. He needs to be careful. Pero makakapag-out lang naman ata. Bama choke pa si DC. Oh, dapat Phoenix mag-choke, eh, no? Pero wait lang. Planet dito, mabibigyan ng ating Pangolier. Now they're looking for more towards on the Abaddon. Can they kill ZZQ? I think they can. They have the damage to bring him down. Boss, kain po mais, tsaka kape. Uy, solid yan, boss. Sige, Lods. Sige, Lods. Okay. Pakain na lang ako, boss. Wait lang guys, ha. Dami nagpapagawa ng aunt, ha. Yan. Okay na. Asig yung Terrorblade, pure black. Oo nga, boss, eh. Ito yung gusto ng Terrorblade. Ayoko yung ano, eh. It's either ayan or yung puting-puti. Yung Creator's Light. Kaso sobrang mahal nun, eh. Pero ito, yung gantong Terrorblade. Sabi, may ano. Saan? Ito na, nasigan ako dito sa curse block. Walang lumalabas na kahit ano. Pure terror bleed lang talaga siya. Tamang nood lang habang kumakain ng kape. Oo, solid yan, boss. Ba't nga pala nagkakape kayo? Eh, ano, tawag dito, sobrang init nga, guys. Oh, nag-aasaw dito. Ano, hindi na ako nagdadamit, eh. Sobrang init ng paligid natin, ewan ko ba. May Sunstrike sa labas, sabay may Regen sa loob. My goodness. Anyways, aim natin, malapit na ba? Going for Battle Fury yung ating anti-mage dito. Siguro mga 14 minutes magkaroon siya ng Battle Fury dito. Ayan. Mulan dito sa Jensen, boss. Uy, solid yan. Kinakain yung kape. Hindi, kain mais daw with kape. Sabi. Kahit mainit adik sa coffee, yan tayo eh. Mga coffee lover eh, no? Uy, shoutout sa'yo, Jopet! Kamusta na yung boylet mo, Paps? Sabi ni Sky. Balita ako, may kasama ang lalaki nung nakaraan daw. Sabi ni Sky. Nag-MacDo daw kayong dalawa. Pero pinagbabalaan dito sa Blood Pre. Kung Q-Ship that, slow him down. And Shiro blinks in. Mystic Flare natin to burst him down. Mamamatay dito si Blood. Ayun, solid. Sinalo yung Mystic Flare, boss. Walang magawa. Radiant's middle tower is under attack. It's more fun in the Philippines. Totoo. It really is. Pero wait lang. Andito na yung ating Rolling Thunder magagamit na. ZZQ dito, mukhang delikado, mamamatay si ZZQ. Metamorphosis natin na gamit na in order for them to secure the mid lane. 2-6 on the board tayo, mga amo, in favor of CDEC. Less than 1k goal lead na rin for them. Shout out sa'yo, Jersom Carino. Net worth? Oh, sige. Oh, nga pala, 12 minutes na, no? Hindi ko pa pala na, ano, na babago yung sa net worth. Ayan. So, nauna dyan yung ating axe, followed by the Razer. So, okay pala buhay. Halos lahat ng cores. Dito, walang sobrang nalulugi. Although yung AMD, ganun ka, ano? Hindi siya ganun kataas dun sa net worth chart natin. But still, andun pa rin yung farm ng ating AM.
So, ang goal ng Battle Fury niya, I think 14 minutes. Kaya ba? Hindi. Ay, oh, sige. Oh, 14 minutes. Oh, 14 minutes Battle Fury or maybe 13 minutes Battle Fury. Hindi na pala siya magta-trades dito, no? Rekta Battle Fury gagawin niya. Okay. Solid, solid. Share sa'yo, Jetro Montuya. Ba, sisi, ba't wala nag-cast ng EG versus Queen si Crew? Wala, Lods. Tulog pa ako ng mga panahon na yun, eh. Napuyat ako kagabi kakalaro ng Dying Light, eh. G-Idol? Sige, ano magagawin natin, Lods? John Eric Andales, welcome sa aming stream. Pero Smoke Play 4, decide of Phoenix Gaming. Meron bang mabibigyan dito yung Razer? Kaso pa-uwi na. So, walang mapapala yung Smoke dito ng Phoenix Gaming. Parang kulang sa ano, parang di ata masarap ulam ng Phoenix Gaming ngayon, ha. Iba yung laro nila compared sa mga ibang series na nakasko sa kanila. Supposedly dapat magalaw tong Phoenix Gaming, eh. And then let Shiro do the work in terms of farming, which is laging ganoon naman nakikita, oh. Pero yung apat na heroes lagi nagsasama-sama in order for them to create the space sa ating AM. Ayun yung ano, eh. Ayun yung inaabangan ko, eh. Buti pa dito, boss, mapayapa comment session. Bakit? Saan ba, boss, yung ano, hindi mapayapa, Lods? Yung may mga away ba? May mga toxic ba? Ganyan. Pag toxic, automatic, ban na natin yan. Para PMA lahat lang. PMA lang lahat tayo dito sa ano, sa comment section. Meron tayong PMA lahat. Diba? Ang sarap pa naman manood kapag kunyari sobrang positive ng mga nasa comment session. Kunyari, talo sa comment session. Boss, okay lang matalo. Yung gagano na sa comment section. Lods, thank you, natalo ko, Lods. Basta PMA lang, di ba? Kahit talo ka sa bet, okay lang. Basta PMA, kasi makakabawi ka rin. Di naman araw-araw malas. Yung mga toxic guys, it's either, ano lang yun, eh, it's either nagmamarunong or talo sa bet. Ganun lang naman yun, eh. So, alin ba sila dun? Sa mga toxic na yun. Ganun lang yun. Nung nakaraan nga guys, eh. Diba? Siyempre, ano ako, commentator ako dito sa Dota 2. Nagpa-play by play ako, nag-a-analyst ako. E di, nag-a-ano na ako, tawag dito. Nag-comment ako about sa anong kailangan gawin ng OG, kung ano nangyayari sa OG. Biglang may nag-comment, siguro talo sa bit yun. Comment ako ng comment tungkol kay Ana. Naarating na doon ng TA si Ana. Anong gusto niyang gawin ko? Commentator ako, wala naman di mag-comment. Ay, mga ganun tao, nahalatang talo sa bit. Ayun. Ayun yung palatandaan natin, eh. Mga talo sa bet. Kaya natatawa na lang. Oh, pag talo ko sa bet, kinikim-kim ko na lang, eh. Diba? Anyways, back to the game. Battle Fury available na for the Anti-Mage. Going for the Mantisile, meron siyang power threads dito. So, mayaman. Okay. Mayaman kahit paano yung ating Anti-Mage. Yung Axeman natin dito, meron siyang Blink Dagger and Vanguard. Going for BKB na rin. Okay. So, yung ating Terrorblade naman, meron siya ditong Yasha, Dragon Lance, going for SNY. SNY it is. Well, status resistance, good sa good, up against the Nax. And sa, siguro 4 delish na rin, dun yung stuns. I really wanna see him build the, siguro a BKB this game. Kailangan niya ata ng BKB this game. Skadi BKB, SNY. They will win the game. Parang ganun lang asimple yun. Sad boy yun. Wait naman, Lods. Mga sad boy, ano? Now the Yield Scepter comes out. Enchantress dito. Mukhang Delicatus. Split Earth will connect. Can they kill the Inch this time? Yes, they can. But metamorphosis natin. Magagamit talo shock dito. Mukhang Delicatus. Andun yung static link natin. At mukhang mapapahamak ba dito si Mr. Phoenix? Ay, ano? Si Mr. Lishrak. Mukhang hindi naman yan, Lods. And mag-TP out lang yung ating Leshock. Anyway, si ZZQ yung sasalo ng sama ng loob dito ng CDEC. Tatawagin pa nga siya. Ay, no. Hindi siya tatawagin dito. Kakambi pala yung Axe. Narinig ko lang talaga yung call. Pero wala. Mamamatay dito yung ating nga ba doon? And mukhang makakabasag dito ng Tier 2. Or kahit hindi makabasag, mukhang makakadamage dito ng Tier 2 Tower. Yung side ng CDEC. At kahit 3-7 tayo mga boss, yung gold lead natin andito na po sa side ng Phoenix Gaming. And now there's a call. Catches the Razer. Can't kill the Razer. The Sun Twitter will be there. But the Sunder to protect the Razer. But once
since ginamit niya yung kanyang Sunder dito, kailangan niya na mag-outboss. Pero up, nakita. The Yield Scepter will be there to cancel the TP. There is the call. Mamamatay dito yung ating Terribly. Double kill for this axe. And now the Concussion Shot will be there to slow him down. Mapapatay ba nila dito yung ating Pangolier? Dolmy dito, kakayanin ba niyang mapatay? Andoon yung ating call. And now Pangolier dito, mamamatay ata. Shield Crush, Swashbuckle out. Ang kanyang gagawin dito. But there is gonna be the Concussive Shot to secure the kill on the Pangolier. Mamamatay dito yung ating Pango. And now 6-7 on the board. 3K gold lead po sa side ng Phoenix Gaming tayo, mga amo. So, eto na. Nag-uumbisa na yung Phoenix Gaming dito. Kahit na masarap tumaya dito sa side ng CDEC, pero kung hindi naman balak mag-throw ng Phoenix Gaming, eh, mahirap talaga manalo. Kaya sa lahat ng mga nakataya sa CDEC dyan, good luck sa inyo mga boss. Kaya yan mga idol, tiwala lang. At sa lahat naman ng mga nakapos sa Phoenix Gaming, ayaan nyo lods lamang yung Phoenix Gaming ngayon, okay? So good luck sa inyo mga amo. Boss, ba't dalawang klase po yung SM na yun? Actually, tatlo, boss. Meron tayong Kaya, Sanj, Sanj and Kaya, and Sanj and Yasha. So, tatlo yung variation natin kasi dumagdag yung Kaya natin. Ay, Yasha Kaya pala yung isa. Yasha Kaya. Ayan. Yasha Kaya, SNY, SNK. Ganun. May Trident din, Lods. Wala, wala na yung Trident. Inalis na yung Pop. Sobrang daya kasi nun eh. Parang free BKB na yun sa lahat ng mga course eh. Kahit di ka na mag-BKB kasi sobrang taas ng status resistance nun eh. Oh, the call! Catches the Terrorblade. The basic flare will be there. Di nga lang kita. Ba't ganun? Ba't hindi kita? My goodness. Taas naman yung video art nito. What the hell? Invisible yung basic flare pops. And may Spangler DI yung ating abadan dito. Mukhang delikado. Battle time, tapos na. At mamamatay dito yung ating Pangolier. Another kill goes to Phoenix Gaming. And now 7-8 on the board. 5k gold lead tayo mga amo sa side ng Phoenix Gaming mga boss. Dire's top tower is under attack. Boss, wala na pala yung Book of Necro. Wala na yung Necronomicon, Lods. Wala na yun. Ano po yung pinakamabilis? Ano yung pinakamabilis, Lods? What do you mean, boss? Boss, paano ba mag-move on? Mahanap ka ng bago at ibigin mo ang tunay. Mag-dota ah. Dota yung pang-move on mo. Shoutout sa'yo, Luke Dominguez. Farewell, ay ano, tawag dito. Press F sa isang Dota player. Fellow Dota player natin na nasa we. Press F, mga idol. Paano na deny ni Bumi Aegis laban sa Lilgan since Lilgan ang nag-Roshan? Nakuha ata ni Bumi yung last hit dun sa Roshan. Ganun na ata yun. Ay, last hit dun sa Aegis pala. Shoutout sa'yo, Justin Catalunya. Kay Meljun Salmorin. Ayan. And andito na yung mga ano, yung napa-wholesome na community natin, Lods. Sawi ka ba sa pag-ibig? Andito yung mga fellow Dota 2 player natin. Paying respect to you, sir. Respond. Kaya nag-F yan sila. Pero eto, naaaning dito yung Pangolier pre, nababalo na, nag-Rolling Thunder pero kinakancel lang. Okay, eto yung mga sinyalis kapag lasing talaga eh. Pero up! The call catches the Terrorblade, can't kill the Terrorblade this time. That's the question, the alternate full beater, na-shock dito mukhang delikado, can't kill the last daw, nakapag-apolish shield pa naman. And now actually, he's still living through all of this. But now, Domi mukhang delikado, mamamati dito yung ating axe. The CK as well as the axe has fallen, and so does the Lash. It's time for CDEC to move forward. ZZQ dito, mukhang delikado, kaya ba niyong maka-atras dito? Mukhang malabo yan, Lods. Mamamati dito yung ating Abaddon, 3 heroes dead, 4 decided Phoenix Gaming. Napagandang teamfight naman nun sa side ng CDEC. Sobrang solid naman nun, Orb. Ito na ata yung inaantay natin. Ano po? Solid. Tingin mo, boss, throw ng TNC? Yung laban nila sa Lilgan?
Ewan ko lads eh. Yung game 1, hindi throw yun eh. Sadyang na-outplay lang sila eh. So tingin ko wala sa balak ng TNC mag-throw. Sadyang hindi lang sila nasa peak ng performance sila. Siguro nasa worst sila ng performance. Parang ganun. Ayun yung napapansin ko. Kasi yung game 1 na-outplayed lang sila ng AM. Napansin nyo guys, laging isolated si Gabi kasi grabe mag-rot Dota yung AM noon. But TNC, they are actually winning the game number 1. Pero move on na lang tayo. Okay, mag-move on na lang tayo. Think ko game 1 it was a close fight, walang halong throw doon. Game 2 yung medyo parang ano sa atin, yung matunog yun, diba? Kasi natalo kahit mayroong pudge pick, sabi lagi napipita si Gabi. Ewan ko, siguro wala lang sa mood maglaro TNC noon. Okay. Back to the game. Meron ng BKB dito yung ating Axe for the Restruct naman. Meron na rin siya dito ng Yule Scepter BKB actually. OTW na. Anti-mage naman natin dito going for the Butterfly. How about the Terror Blade? Meron na siya dito ng Butterfly. Malapit na. Okay, malapit na. For the CK, meron siya dito ng Blink Dagger. And yung ating Razor naman, it's the BKB and the Yasha. So mayaman, Luds. Salamat sa trope. Times 14.4, holy hell! Sobrang sarap ng ads naman nun, Luds. Taya mo sa cellphone mo, balik sa'yo, kotse. Sarap. Uy, shout out to you, Philip Gubaton. Thank you, Luds. Kay Emerson Baguio. And kay Joe Mark Asuncion. Pero Rolling Thunder natin, magagamit na. Outings ba muna? Blood dito, with the BKB off, Reactor and Fulvio to pull him back. Scarlet dito, mukhang dalikar, can't kill the Scarlet, yes they can. Keelung's brain now for the Razor, now they're looking for more towards on to Mr. ZZQ. There is gonna be the damage to kill the Pangolier, mamamatay dito. Yung ating, no, it's not the Pangolier. There's the damage coming from the Pangolier, at mamamatay nga dito yung ating Abaddon. And 813 on the board, because of this, magro-roshan yung side ng CDEC dito, mga amo. Kaya bang i-contesto ng Phoenix Gaming? That is the question. OTW ni Axe natin, but the Roche is falling so fast. Where is the call? Mukhang hindi nila kakayanin to mga Lods. So Roshan natin, masi-secure po dito ng CDEC. Very well played. At mukhang ano tayo dito ata, Lods. Mukhang mahihirapan dito yung side ng Phoenix Gaming because of the Aegis. Sino ba nakakuha ng Aegis? Of course, it has to be the Terror Blade. Dahil nga sobrang yam na Terror Blade natin dito, sobrang dali lang na ito, Pops. Paglabas ng AM, ubos na yan. Ulo, Butterfly na rin pala AM. Naku, yaman ng AM natin, Pops. Top net worth AM natin. Ito yung mahirap, no? Kapag top net worth yung AM natin. Kahit na lamang yung Terror Blade up against AM sa matchup natin. Dahil sa pagka-overfarmed ng ating AM, kaya niyang sabayan yung ating Terror Blade. Ayun yung napapansin ko. Mga 3 AM bettors mag-ingay, sabi daw ni Philip. BPO ka nag-work, boss? Dati, Lods. Dati. Sa BPO ka nag-work dati, Lods. Sa 24-7 in touch, but here it is gonna be the Atos Mystic Flare to hold him in place. But once, napag-4-step out naman kahit papano. I think that was the 4-step coming from the Ench. Was that from the Ench? Yep, that was from the Ench. So saving the Terror Blade should be easy for them. Gusto ko makita dito pag nakapag-aganims na yung ano, ha? Kapag nakapag-aganims na yung CK natin, ha? I mean, it's gonna be a hell of an army sa ating CDEC. Meron tayong Metamorphosis na Terror Blade na army. Merong Phantasm yun. Naku, solid yun. Dalawang TB na naka-meta yun. 100% pa naman damage yun, mga Lods. Si Toby 1, no? Hindi pa, Lods. Kailangan pa natin mag-practice sa sobrang, sobrang tagal para ma-reach natin yung level na yun. Ayan nyo, guys. Magpa-practice pa tayo mag-cast. Para mas maging okay yung casting natin. Pero thank you sa mga papuri nyo, boss. Appreciated yan. Kaya mas masarap mag-cast eh. So, CDEC pushing the tier 2 tower should be easy for them. They will take down the tier 2 top lane. Without being contested, sobrang solid.
Back to 2K Gold lead na lang tayo dito ha, yung side ng Phoenix Gaming ha. Oh, okay. Paladin Sword dito sa ating AM. So, kukunin ba niya yan for the lifesteal or iba ang gusto niya? Enchanted Quiver na lang daw for more damage. So, gusto niya na ata ditong lumaban agad. Ata. Buti ba di ka nabubulol pag nagka-as? Dati nabubulol ako sobra. Hanggang ngayon pa rin naman. Nabubulol ako. Actually, nabubulol pa rin naman ako. Pero yung nag-start ako sa Pacific, ayun talaga. Madalas ako pumiyok, madalas ako mabulol. Pero, pop, there's gonna be the call, basic friend natin magagamit ha, can they burst out the Terror Blade? Yes, they can! BKB TP out, ang gagawin dito ng ating Axe, tinipihan sa mukha, ayun! Winace lang yung BKB dito ng Terror Blade. That's all what they need, that's all they need to kill the Terror Blade. Isang call lang, isang Mystic Flare lang, isang Calling Blade lang. Oh, that's yung Terror Blade natin, Babs, basta wala lang 4 steps or anything. So, andun talaga yung controls ano po ng Phoenix Gaming dito. Even though, meron tayo dito ng AM Terrorblade matchup. So, late game, di ba? Of course, dapat lumamang dito yung ating Terrorblade. Pero, with the Axe pick, I think it balances the draft very well. And, eto yung pangsagot ng Phoenix Gaming dito. Di ba? Napaganda ng pickups dito ng Phoenix Gaming. But now, CDEC, since they are so behind... Because of that kill, nawala yung Aegis. So, basically, Phoenix Gaming, sila na uli yung may momentum dito. Ano ba? Kailangan gawin ng CDEC dito. I think they really have to let the Terrorblade farm the Satanic. Scaddy Satanic ang kailangan niya dito. Just like this one, ito. Magsasatanic siya. I mean, di ko pa nga nakikita na magsasatanic yung Terrorblade natin eh. Pero kailangan na kailangan yan. Up against an anti-mage, Satanic ka talaga lagi, guys. Okay, kasi ayaw na ayaw mong maging useless kapag wala ang mana. Gusto mo papalag ka pa rin kahit wala ang mana. And Satanic would be the best item choice for you as a Terrorblade. So maganda na to. Hindi siya nag-build up ng Scuddy dito. Bakit? Masataas lang yung mana niya. And at the same time, magbe-benefit lang dito yung ating anti-mage sa kanyang mana void. But now, Rolling Thunder, no. Chaos Bolt na dyan na. Rolling Thunder natin magagamit na. Mukhang delikado ata dito yung ating Razor. Nice 4 step out to break the starting link. And now, nagkapag-metamorphosis na dito yung ating Terrorblade. Lalaban ba dito yung side ng CDEC knowing na nakomit na yung ating metamorphosis dito as well as the Rolling Thunder. Mukhang nabosit yung side ng CDEC. And look at this. So while this is actually happening, AM natin, Rat-Dota lang sa taas. At ito na nga the call. Catches the Chaos Knight with a Mystic Flare. Split Earth natin, hindi naman tatama. But enough yung damage left to bring him down. And now beyond dito, mamamatay. Still they're looking for more. But now Shiro doing the rat play. Blood needs to TP out. But there is the Yield Scepter to cancel the TP. There's nowhere for him to go. Mamamatay dito yung ating Razor ata. Hinahabol siya dito ng tatlo. Oh, tablingan yung ating Asby. Binatukan sa batok, alangan naman sa paa, binatuan sa batok yung ating Razor dito mga lods. And now 2 heroes dead for the side of CDEC. Uy, naupo, ang cute naman neto, Pabs. What is this? A fascinating substance. Kalbong Terror Blade, here we go. Terror Blade na walang pakpak, here we go. Anyways, eto na side ng Phoenix Gaming on the offensive mode. Rolling Thunder natin gagabitin na just to delay the push. Now Reflection natin will be there to drain the mana out of this AM. Oh! Naupo, nakita, na-timingan yung call natin, pre. Pangolier dito mukhang delikado, can he get his way out? There is the Pulse Nova and then the Calling Blade to kill the Pangolier. The Pangolier will be taken out and now the Chaos Bolt will be there. Although mag-out talang muna dito yung side ng Phoenix Gaming. CDEC really wants to chase Reality Rift to pull him back. Zizek, you might be in a lab. Shovel Splitter won't connect onto anyone. Domi with a call on the 2 heroes. What a player! And now that mana void to blow him up. It's a double kill for Shiro. 3 heroes dead for the side of CDEC. And I think they will lose this one. Game number 1 belongs to Phoenix Gaming tayo, mga idol. Napakagandang call naman. Pre-MVP natin dito yung Axe, mga idol. Ang gaganda ng call lagi niya. Laging 2-man call. Laging 3-man call. Ang solid ng performance ng Axe natin this game. Sobrang solid. Axe call lang, pare ko. Ang sagot dyan. Anong counter? Terrorblade? Counterin mo aim namin? Wala kaming pake. Axe na lang, okay? Axe na lang yung gagawin namin pang pandurog sa inyo. Anyways, that's it for the series, guys. Sa lahat ng mga gustong bumit. Okay, sa 747 Live, lipat na kayo dyan, guys. Mas magandang betting site. No minimum cash in, no cash out fee, no valid ID needed. Ano pang inaantay nyo? Free registration din yun, mga lod. So, just message my page. Siyempre, like and follow nyo muna yung aking page. Nandyan sa pin comments, diba? Like, follow na aking page. Nandyan sa pin comments. And at the same time,
message na kayo dyan sa aking page boss para magawan ko na kayo ng account, okay? Maraming maraming salamat sa lahat ng tumutok sa aming stream. Shout out to Dexter Medina. Thank you, boss. Kay JC Beckel. Kay Jacob Watitio. Kay June Domingo. Ayan, shout out sa inyo lahat mga boss. See you po sa game number 2 mga idol. Bye-bye!